May napapansin ka bang maliliit na mga bumps sa iyong balat? Marahil mayroon kang keratosis pilaris o mas kilala sa tawag na chicken skin. Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa video na ito, ang keratosis pilaris at mga remedies na makakatulong para ito ay mawala o mabawasan. Let's start! Ang chicken skin o keratosis pilaris ay isang common skin condition. Madalas mapapansin sa braso, hita, sa pisngi, sa buttocks, at kahit sa ang parte pa ng katawan. Don't worry kung mayroon ka nito dahil ito ay hindi naman isang sakit or infection. Hindi ito nakakahawa. Nagkakaroon ng chicken skin kapag may overproduction ng keratin, ang protein na nagpoprotect sa ating balat. Yung mga sobrang keratin na ito ay nag-stay sa palibot ng hair follicles at bumabara, kaya nagkakaroon ng small rough bump sa balat. Mga posibleng dahilan ng pagkakaroon ng chicken skin. Clogged pores. Hindi pa malinaw ang eksaktong dahilan kung bakit nagkakaroon ng overproduction ng keratin at bumabara sa hair follicles. Ngunit ayon sa mga doktor, ito ay posibleng dulot ng ibang skin problems, gaya na lamang ng atopic dermatitis. Genetic, ibig sabihin kung ikaw ay mayroon ito, malamang mayroon rin ang ilan sa iyong pamilya. Hormonal changes. Ayon sa mga research, ang pagkakaroon ng hormonal imbalance ay maaaring sanhi ng pagkakaroon ng chicken skin. Kaya common rin ito sa mga nagdadalang tao at during puberty stage. Kahit ito ay hindi naman makati or masakit, maaaring makaapekto pa rin ito sa self-confidence ng isang tao. Kaya, narito na ang ilan sa mga pwedeng makatulong para humupa o mawala ang chicken skin. Apple cider vinegar. Ang malic acid na mayroon sa ACV ay kilala na naturally nakaka-exfoliate ng balat. Gamit ang bulak, maglagay lamang ng small amount ng pinaghalong apple cider vinegar at tubig sa apektadong balat. Para maiwasan ang pagda-dry at irritation ng skin mula sa ACV, kaya tayo naghahalo ng tubig. Baking soda. Ito ay isang natural exfoliant rin. Paghaluin lamang ang 2 kutsarita ng baking soda at kaunting maligamgam na tubig hanggang sa makagawa ng paste. I-apply ito sa balat gamit ang small circular motions sa loob ng 5 minuto. Banlawan ito ng malinis na tubig pagkatapos. Probiotics. Ika nga, the road to health is paved with good intestines. Yan ay dahil malaki ang epekto ng digestion sa ating brain at immune system. Isang dahilan nga ng pagkakaroon ng skin conditions ay kung ikaw ay sensitive sa ilang uri ng pagkain. Ang probiotics ay mayroong good bacteria para sa pagkakaroon ng healthy gut. Coconut oil. Ang coconut oil o virgin coconut oil ay kilala na natural moisturizer ng balat. Bukod pa dyan, ito ay mayroon ring anti-inflammatory at antibacterial properties. Very helpful para mabawasan ang discoloration at irritation sa may mga chicken skin. Tubig. Mas lumalala ang chicken skin kapag dry ang balat. Ang pag-inom ng sapat na rami ng tubig ay makakatulong para mapanatiling hydrated ang balat at mabawasan ang appearance ng keratosis pilaris o chicken skin. Oatmeal bath. Make sure to use plain oatmeals. Mag-grind lamang ng 1 cup ng plain oatmeal, yung hindi pa puluto. Gawin ito hanggang sa parang maging powder na ang oatmeal. Ihalo sa iyong pampaligong tubig. Maaring magbabad ka rito sa loob ng 15 minutes. Ang oatmeal ay nakaka-moisturize at nakakakalma ng balat. Goods na goods para sa may dry and itchy skin. Warm bath. Short warm bath. Nakakatulong ito na maalis ang ilang mga nakabara sa pores. Short time dahil ang matagal na pagligo o pagbabad sa tubig ay nakakaalis ng natural oil ng katawan. Kailangan 15 minutes or less lamang. Mild soap.
make sure na gumamit lamang ng mild soap para maiwasan yung excessive dryness. Example ng mga mild soap ay Dove at Cetaphil. Paghihilod. Pwedeng gumamit ng lufa or pumice stone na mabibili sa mga tindahan. Make sure na maging gentle at maingat sa paghihilod. Makakatulong ang araw-araw na paghihilod o pag-exfoliate para mas gumanda at luminis yung balat. Over-the-counter moisturizer. Pwedeng maglagay nito maraming beses sa isang araw. Better kung pipiliin yung may alpha hydroxy acids gaya ng lactic acid or salicylic acid. Nakakatulong ito para palambutin yung mga bumps at mabawasan yung roughness at nakaka-hydrate ng skin. Microdermabrasion. Intense exfoliating treatment. Sabi nga nila, it works like magic. Sa procedure na ito, inaalis yung top layer ng skin. Ang mangyayari ay magkakaroon ng new skin na fresh at mas healthy. Several sessions ang kailangan, depende sa nirekomendan ng iyong dermatologist. Chemical peels. Sa procedure na ito, gumagamit ng chemical solution ang doktor na nagpapahid sa affected area. Magdudulot ito ng pamamalat at mapapalitan ng fresh and new skin ang iyong old skin. Several sessions ang kailangan, depende sa suggestion ng doktor. Retinol creams. Ang mga retinol ay tumutulong to unclog hair follicles and to smoothen rough skin. Laser treatments. May mga laser treatments na makakatulong para gumanda ang balat, maalis yung discolorations na dulot ng chicken skin gaya ng redness. Ilan sa mga halimbawa nito ay laser hair removal, fractional, resurfacing, and carbon dioxide lasers. Vitamin A and E rich foods. Idagdag na sa everyday food ang mga pagkain na mayaman sa vitamin A at E. Kung nais mo ng healthy skin at mabawasan ang chicken skin. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay carrots, kamote, spinach, almonds, sunflower seeds, at avocado. Ekis muna sa tight clothes. Big no sa pagsusuot ng masisikip na damit dahil ito ay nag-cause ng friction kaya mas lalong nai-irritate ang skin. Huwag subukang tirisin or kutkutin yung chicken skin dahil maaring ito ay magresulta ng mas malalang irritation, pamamaga at baka magpeklat pa ito sa balat. Ang treatment para sa chicken skin should be continuous. Hindi agad-agad nakikita ang resulta sa isang araw na paggamit. Kailangan tuloy-tuloy ito unless sinabi ng iyong doktor kung hanggang kailan lamang pwedeng gamitin. Salamat sa panonood and please huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel.